Good morning, Bonsai Artist Chronicles here. Today, another video na ating tatalakayin. Nasa harap po tayo ngayon ng isang Pimpis acidula known as Bantigi. Ito ay bagong material at na second wire na po ito. So sa araw na to ay tatalakayin natin kung paano gumawa o paano mag-create ng paddings sa ating mga puno. Unang-una, bagong materyales, mamimili muna tayo ng mga primary branch o sanga na mag-recreate ng paddings. So, nakadepende ang pagpili ng sanga sa inyong disenyo. Observe muna, first observe kung ano ang galaw ng puno. Importante pong malaman before natin o bago natin i-workshop ang ating materyales. So, ngayon, ano ba ang unang gawin para mabigyan natin ng first generation yung sanga o ano yung mga first generation na sanga? Ito. Itong branch na to, dati, ang size po niya ay ganito lang kalaki. Ganyan. Pero, naging malaki siya dahil may palarga tayo dito, yung tinatawag nating antena. Gaano ka-importante ang tinatawag nating antena sa tuwing nagpapalarga tayo o nagpapalaki tayo ng isang primary branch? Ngayon, importante po na may antena yung pinapalarga nating sanga kasi siya yung hahatak. Okay? Siya yung hahatak ng energy para lumaki dito. Ngayon, kapag mayroong antena, lalaki to. Itong primary natin. Kapag ang antena naghahatak ng energy, hahatak rin ng patubo dito sa loob. Ito yung inside shoots na sinasabi ko. Which is, ito na yung first generation branch sa primary branch natin. Dito. So, ulit, primary branch, ang kasunod na tubo, first generation branch. So, kapag may first generation branch na po tayo, mamimili na tayo ng gagamitin natin na sanga. So, paano ba mamili ng sanga? Well, sa pagpili ng first generation branch, ay alternate ang pagpili nito. So, left, right, left. Or, right, left, right. Ngayon, pag may alternate branch na po kayong napili, huwag niyong putulin yung antena na sinasabi ko o yung hahatak ng enerhiya
sa branch na to. Kasi kapag pinutol ito, babalik yung energy niya dito. Dito. Tapos, pag naputol mo ito, mawawala ng silbi o hihina yung patubo natin mula dito sa primary branch natin. So, habang nagpapalarga tayo ng antena, nagpapalarga din tayo sa ating mga first generation branch. Kagaya nito, ito, maliit pa lang to. Pero kapag hinayaan nating lumarga yung antena, hahatak ng energy po yan. Kusang hahaba at hahaba. Kapag napataba na natin ito, ang mga first primary branch, dyan naman tayo magseselect ng second generation branch. At huwag na huwag nating kalimutan yung basic numbering of branch na pipiliin natin. So, kanina, from right, left to right, alternate, hindi ibig sabihin left, right, left, right, left, right, hanggang sa dulo. May basic po tayong technique dyan. So, ano ba yung basic technique? So, ginagamitan po natin ng 1, 2, 3 branch selection. Ano nga ba yung 1, 2, 3 branch selection? Para hindi crowded yung pinapatubo natin, dapat 1, 2, 3 branch selection lang tayo. For example, dito. Ito ay isang 1, 2, at 3. At ito na yung antena niya. So, kapag meron ka ng 1, 2, 3, ito na yung ipofocus mo, pagtuon ng pansin mo, para palaguin at patabain. Okay? So, ngayon ay magseselect ako ng mga first generation branch para magamit ko sa susunod na workshop sa punong ito. So, from primary, palakihin with antenna. Okay? Pagkatapos ng primary, select ka ng 1, 2, 3 branch or first generation branch. Tapos, palarga ulit with antenna. So, ayan lang muna yung ituturo ko sa inyo. So, sana ay may natutunan kayo sa video na ito at hopefully maging malusog pa yung punong ito at marami pang magbabago in the future sa imahe niya. So, once again, Bonsai Artist Chronicles here. Kung meron kayong comments, suggestion, ay comment nyo lang sa comment section. Yon. Nabubulol ata ako ah. So anyway, don't forget to subscribe for more upcoming videos. Thank you so much and palaging tatandaan sa paggawa ng bonsai, huwag madaliin. Dapat nakafocus ang iyong isipan sa mga disenyo, sa anong dapat gawin para sa ikaganda ng puno. So, happy bonsai to all. Bonsai Artist Chronicles here. Once again, hanggang sa susunod, hanggang sa uulitin.